Sa iba pang balita, pinabulaan na ni retired Major General Jovito Palparan ang mga akusasyon ng isa sa mga saksing iniharap ng prosekusyon sa umunang pagdukot at pag-torture sa mga UP student na si Karen Empeño and Sherilyn Kadapan. Nadagdagan naman ang sakit na nadarama ng ina ni Karen Empeño matapos marinig ang pahayag ng saksi sa mga sinapit ng kanyang anak. Ito ang balita ni Nestor Torres. Pero ang hapdi ng ginawa sa mga anak namin, hindi ko matanggap. Napaluha na lamang ang ina ni Karen Empeño matapos marinig ang salaysay ng isa sa mga saksi ukol sa sinapit ng kanyang anak sa kamay ng mga dumukot dito. Panawagan nito na sana'y agad na makamit ang hustisya para sa kanyang anak. At si Palparan ay maikulong, makonvict talaga siya dahil mapasa amin ang hustisya ang aming inaasam. Iniharap kahapon sa prosekusyon sa sala ni Judge Teodora Gonzalez ng Malolos Regional Trial Court Branch 14 ang testigong si Raymond Manalo para sa kasong kidnapping at serious illegal detention laban kay retired Major General Jovito Palparan. Ayon kay Manalo, dinukot siya ng umano'y mga kapgo at ilang miyembro ng 24th Infantry Battalion nang mapaghinala ang miyembro ng NTA noong March 2006 sa Barangay Buhol Mangga, San Ildefonso, Bulacan. Dinala umano siya sa Port Magsaysay sa Nueva Ecija at doon pinahirapan sa pamamagitan ng pagpaso ng sigarilyo, pagpalo ng baril at binuhusan ng gasolina upang sunugin. Hindi umano natuloy ang pagsunog dahil sa isang tawag ng isang babae upang sabihin iaharap siya sa kanilang boss. Mayo ng 2006 nang dalhin siya sa isang basketball court sa Barangay Sapang San Miguel, Bulacan at doon niya nakita ang sinasabing boss na si General Jovito Palparan. At malalaking kampo yung mga pinagdalhan sa amin. Hindi naman kampo ng NPA ang kampo Texon. Ang court magsaysay na BC ha. Siyempre, pasisinungalingan niyo yan. Pero iyon ang totoo. Dahil kung hindi niya ako nakausap, hindi ko alam sabihin yung 1,500 at saka yung binigay sa akin gamot na alive. Matapos ang pag-uusap, dinalo umano silang magkapatid sa Camp Texon sa San Miguel, Bulacan noong August 2006. At doon niya nakita at nakausap sina Sherilyn Kadapan at Karen Empeño at Manuel Merino. Dito umano ginahasa si Sherilyn ng isang Sergeant Donald Caigas, ang leader ng 24th Infantry Battalion. November 22, 2006 naman, nang dalhin sa Limay Bataan silang lima matapos na mahulihan ng sulat si Karen para sa kanyang ina. Dahil dito, muling isinalang sa torture si Karen. Sa sumunod na mga araw, hindi na niya nakita si Karen at dalawa pa nilang kasamahan. Itinanggi naman ni Palparan ang mga impormasyong isiniwalat ni Manalo sa harap ng korte. Kita ko na hindi makatotohanan yung mga sinabi ng witness niya. Kaya hindi totoo. In fact, wala naman siyang sinabi na talagang nagpakilala ko. Sa susunod na Lunes, nakatakda namang iharap ang ikalawang testigo sa korte na si Reynaldo Manalo na kapatid ni Raymond na isa rin sa sinasabing dinukot ng mga militar. Mula dito sa Bulacan, Nestor Torres, UNTV News Worldwide.